kung sila ay nakinig sa mga ipinanaw sa sugo na si Muhammad. Mapagmamalas mo ang kanilang mga mata na binabalungan ng luha dahilan sa katotohanan na kanilang napagkilala. Sila ay nagsasabi, "Aming Panginoon, kami ay nananampalataya, kaya't kami ay inyong itala na kabilang sa mga saksi." At bakit baga kami ay hindi mananampalataya kay Allah at sa anumang bagay ng katotohanan na dumatal sa amin at aming ninanais na ang aming Panginoon ay tatanggapin sa amin sa paraiso sa araw ng muling pagkabuhay at aming ninanais na ang aming Panginoon ay tatanggap sa amin sa paraiso sa araw ng muling pagkabuhay na kasama ang mga matutuwid na tao, si Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasamahan. Kaya't sila ay ginantimpalaan ni Allah ng halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy dahilan sa kanilang sinabi. Sila ay mananahan dito magpakailanman at ito ang gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan. At ang mga hindi sumasampalataya at nagpabulaan sa aming ayat, sila ang maninirahan sa apoy. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong ipagbawal ang tayyibat na ginawa ni Allah na pinahihintulutan sa inyo. At huwag kayong magmalabis sa paglabag sa mga hangganan. Katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga lumalabag sa hangganan at kumain ng mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa inyo na pinahihintulutan at mabuti at pangambahan si Allah na sa Kanya kayo ay nananampalataya. Si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na hindi ninyo sinasadya. Datapwat siya ay magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na inyong sinasadya. At para sa kabayaran ng sinadyang panunumpa o pangako, kayo ay magpakain ng 10 mahirap sa sukat na kung ano ang katamtaman na inyong ipinapakain sa inyong sariling pamilya o sila ay bihisan ninyo o bigyan ng kalayaan ang isang alipin datapwat kung sinuman ang walang kakayahan dito. Kung gayon, sila ay nararapat na mag-ayuno ng 3 araw. Ito ang kabayaran sa mga panunumpa kung kayo ay nakapanumpa. At pangalagaan ninyo ang inyong mga sumpa. Sa ganito ay ginagawa ni Allah ang maging maliwanag sa inyo ang kanyang ayat upang kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. O kayong nagsisisampalataya, ang mga nakalalasing o lahat ng uri ng inuming may alkohol at iba pa na nakapagbibigay ng lambong sa kaisipan tulad ng ipinagbabawal na gamot, droga, damong marijuana at iba pa. Ang pagsusugal, al-ansob, kung saan naroon ang mga imahin o mga batong altar na sa paligid nito ay nihahandog ang mga sakripisyo o alay. At al-azlam, mga busog o palaso sa paghahanap ng swerte o kapasyahan, ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Kaya't mahigpit na talikdan ang lahat ng mga gayong kasuklam-suklam na bagay upang kayo ay maging matagumpay. Si Satanas ay naghangad lamang na pasiglahin ang pagkagalit at pagkamuhi sa pagitan ninyo sa pamagitan ng mga bagay na nakalalasing at pagsusugal. At humahad lang sa inyo sa pag-aalala kay Allah at sa pagdarasal. Kaya nga, kayo ba ay handa nang magsitigil at sundin ninyo si Allah at ang sugo na si Muhammad at maging maingat? At kung kayo ay magsitalikod, inyong maalaman na ang tungkulin ng aming sugo ay may parating lamang ang kapahayagan sa pinakamaliwanag na paraan. At sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, hindi isang kasalanan kung anuman ang kanilang kinain noong una bago pa ito may pagbawal. Kung sila ay nangamba ngayon kay Allah sa pamagitan ng paglayo sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal at sumasampalataya sa kanya at gumawa ng kabutihan at muli sila ay nangamba kay Allah at sumasampalataya sa kanya at muli pa sila ay nangamba kay Allah at nagsigawa ng kabutihan na may ihsan o lantay na gawa
at si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. O kayong nagsisisampalataya, si Allah ay katiyakang magbibigay sa inyo ng pagsubok sa pamagitan ng mga hayop na inyong hinuhuli sa pangaso. Nang darating ng malapit sa inyo na maabot ng inyong mga kamay at mga sibat upang mapag-alaman ni Allah kung sino ang tunay na nangangamba sa Kanya kahit na siya ay hindi ninyo nakikita. Kahit sinuman ang lumabag, makaraan ito, sa Kanya ang kasakit-sakit na kaparusahan. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong pumatay ng hayop habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram o sa hajj o sa umrah. At sinuman ang pumatay nito nang may pananadya, ang kabayaran ay isang pag-alay na dinala sa Kaaba ng isang maaaring kainin na hayop tulad ng tupa, kambing o baka na katumbas ng kanyang napatay na pinagpasyahan ng dalawang makatarungang lalaki sa inyong lipon o magbigay ng kabayaran. Ito ay pagpapakain ng 10 mahirap o katumbas nito ay pag-ayon upang kanyang malasap ang kabigatan ng kanyang gawa. Si Allah ay nagpapatawad kung anuman ang nakaraan at sinuman ang muling gumawa nito. Matapos na ito ay pagbawal, si Allah ay gaganti sa kanya at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan ang nag-aangkin ng pagganti o pagpaparusa. Pinahintulutan sa inyo ang paghuli ng isda sa karagatan at ang kinakain nito para sa kapakinabangan ng inyong sarili at ng mga naglalakbay, datapot ipinagbabawal sa inyo ang pangangaso ng hayop sa katihan habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram o sa hajj o sa umrah. At inyong pangambahan si Allah, kayo sa Kanya ay muling titipunin. Si Allah ang gumawa ng Kaaba, ang sagradong tahanan bilang isang kalinga o kanlungan ng katapangan at ng hajj at umrah para sa sangkatauhan at ng mga banal na buwan at ng mga hayop na hadi o pang-alay sa hajj at ang mga itinalaga o inilaan na mga hayop na minarkahan sa pamagitan ng mga kulyar upang inyong maalaman na si Allah ay nakababatid kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan at si Allah ay ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Ang katungkulan ng sugo na si Muhammad ay upang maiparating lamang ang kapahayagan. At si Allah ang nakakaalam ng lahat ng inyong inilalantad at lahat ng inyong inililingid. Ipagbadya, O Muhammad, hindi magkatulad ang masama at mabuti. Hinggil sa lahat ng mga bagay, gawa, paniniwala, tao, pagkain at iba pa, kahimat ang karamihan ng kasamaan ay makaganyak sa inyo. Kaya't lubos ninyong pangambahan si Allah o umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan na kanyang ipinagbawal at magsagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na kanyang ipinagutos. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay magsipagtagumpay. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong magtanong sa mga bagay na kung ipinaliwanag sa inyo ay magbibigay sa inyo ng kaguluhan, datapwat kung kayo ay magtatanong tungkol dito habang ang Quran ay pinahahayag, ito ay gagawin na maging maliwanag sa inyo. Si Allah ang nagpapatawad sa mga ito at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamapagpaumanhin. Nung una pa sa inyo, isang pamayanan ang nagtanong ng gayong mga tanong. At dahilan sa gayong pangyayari, sila ay naging hindi mananampalataya. Si Allah ay hindi nagutos na ang kamilyo o kaori nitong hayop ay ialay sa mga imahin o Diyos-Diyosan. Kahit ito ay bahira o saiba o wasila o ham, ito ay sinasagawa ng mga paganong Arabo bago pa dumating ang Islam sa kanila. Datapwat ang mga hindi sumasampalataya ay kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah
at ang karamihan sa kanila ay walang pangunawa. At kung ipagbadya sa kanila, halina kayo sa mga ipinahayag ni Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, sila ay nagsasabi, sapat na sa amin ang gayong bagay na nakita naming sinusunod ng aming mga ninuno, kahimat ang kanilang mga ninuno ay walang kaalaman at walang patnubay. O kayong nagsisisampalataya, pangalagaan ninyo ang inyong sarili, o gumawa ng kabutihan at umiwas sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung kayo ay sumusunod sa tamang patnubay, walang anumang kapinsalaan ang daratal sa inyo mula sa kanila na nasa kamalian. Ang pagbabalik ninyong lahat ay kay Allah, at sa inyo ay papaalam niya ang hinggil sa lahat ninyong ginawa. O kayong nagsisisampalataya, kung ang kamatayan ay dumatal sa inyo at kayo ay gumawa ng wasiya o testamento ng pagpapamana o huling habiling yaman, kung gayon kayo ay kumuha ng pagpapatibay ng 2 matuwid na lalaki mula sa lipon ninyo, mga Muslim, o ng 2 iba na hindi mga Muslim mula sa labas kung kinakailangan. Kung kayo ay naglalakbay sa kalupaan at ang sakuna ng kamatayan ay sumapit sa inyo, sila ay kapwa pigilan matapos ang pagdarasal. Kung kayo ay may pag-aalinlangan, hayaan sila na kapwa manumpa kay Allah. Kami ay hindi naghahangad ng anumang makamundong pakinabang dito, kahimat siya ay aming malapit na kamag-anak. Hindi namin inililingid ang pahayag ni Allah, sapagkat kung magkagayon, kami ay mapapabilang sa mga makasalanan. At kung ang 2 ito ay mapag-alaman na napatunayang may pagkakasala, hayaan ang 2 iba pang saksi mula sa lipon ng mga kamag-anak ay tumindig sa halip nila. At manumpa kay Allah, kami ay nagpapatibay ng aming pahayag ay higit na matapat sa kanilang 2. At kami ay hindi nagsilabag sapagkat katiyakan kami ay magiging tampalasan. Ito ay higit na kikiling na sila ay magbigay ng kanilang pagsaksi ng ayon sa tunay nitong layunin. O di kaya sila ay mangangamba na ang iba pang pagsumpa ay maaring kunin bilang karagdagan sa kanilang pagsumpa. At inyong pangambahan si Allah at makinig. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na fasikun, mga mapaghimagsik at palasuway. Sa araw na titipunin ni Allah ang mga sugo ng sama-sama at ipagsaysay sa kanila, ano ang tugon na inyong tinanggap? Sila ay magsasabi, kami ay walang kaalaman kung ano ang kanilang ginawa makalipas ang aming panahon. Katotohanan kayo ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nakalingid. Kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus na anak ni Maria, iyong alalahanin ang aking kagandahang loob sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking patatagin sa pamagitan ng Ruh al-Qudus, si Anghel Gabriel, upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan at sa iyong paglaki, at alalahanin nang ikaw ay aking tinuruan ng pagsulat ng al-hikma o ang kapangyarihan ng pangunawa at karunungan, ng tura o mga batas, at ng Injil o Ebanghelyo, at ng iyong gawin mula sa malagkit na putik ang kasintulad sa hugis ng isang ibon, sa aking kapahintulutan, at hinihingan mo ito, at ito ay naging ibon sa aking kapahintulutan, at iyong pinagaling ang mga bulag at mga kitungin sa aking kapahintulutan, at nang iyong ibalik ang malay ng patay sa aking kapahintulutan, at nang aking pigilan ang angkan ng Israel tungo sa iyo, nang ikaw ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan, at ang mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ay nagsabi, ito ay wala ng iba kundi isang malinaw na salamangka. At nang aking ipagkaloob sa puso ng Hawariyun o mga disipulo na manampalataya sa akin at maniwala sa aking sugo na si Jesus
Sila ay nagsabi, "Kami ay sumasampalataya sa inyo at kayo ay maging saksi na kami ay tumalima." Nang ang mga disipulo ay nagsabi, "O Hesus na anak ni Maria, maaari bang ang iyong Panginoon ay magpapanaog sa amin ng isang dulang na may pagkain mula sa langit?" Si Hesus ay nagbadya, "Pangambahan ninyo si Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya." Sila ay nagsabi, "Kami ay nagnanais na kumain dito at upang maging matatag ang aming pananalig at upang aming maalaman na katiyakang ikaw ay nagsabi sa amin ng katotohanan at kami sa aming sarili ay maging mga saksi." Si Hesus na anak ni Maria ay nanikluhod, "O Allah, aming Panginoon, ipadala ninyo sa amin mula sa langit ang isang dulang na may pagkain upang maging isang pagdiriwang para sa una at huli sa amin, at isang tanda mula sa inyo at pagkalooban ninyo kami, O Allah, ng ikabubuhay, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga tagapagtustos." Si Allah ay nagwika, "Ako ay magpapanaog nito sa inyo, datapot sinuman sa inyo, makaraan nito ang bumalik sa kawalan ng pananampalataya. Kung gayon, siya ay aking parurusahan ng isang kaparusahan na hindi ko pa nagawa sa sinuman sa lahat ng mga nilalang. At kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Hesus na anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ako, si Hesus, at ang aking ina na si Maria, bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah?" Siya, si Hesus, ay magsasabi, "Luwalhatiin kayo, hindi isang katampatan sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan. Kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanang ito ay inyong mababatid. Talos ninyo kung ano ang nasa aking kalooban, datapot hindi ko nalalaman ang nasa inyong kalooban. Katotohanan kayo lamang ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nakalingid. Kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, maliban na lamang kung ano ang inyong ipinag-utos sa akin na sabihin. Sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. At ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay nabubuhay na nasa kanilang lipon. Datapwat ng ako ay inyong kaunin, kayo ang tagamasid sa kanila at kayo ang saksi sa lahat ng bagay. Kung sila ay inyong parurusahan, sila ay inyong mga alipin, at kung sila ay inyong patatawarin, katotohanan kayo lamang ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan." Si Allah ay magwiwika, "Ito ang araw ng paghuhukom na ang mga matatapat sa kanilang pananampalataya sa kaisahan ni Allah ay makikinabang sa kanilang katapatan. Sa kanila ang mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sila ay mananahan dito magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay nalulugod sa kanya. Ito ang dakilang tagumpay. Si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Siya ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay." Surah Al-An'am. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah. Siya ang tanging isa na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at gumawa ng kadiliman at liwanag. Datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nagturing sa iba pa bilang kapantay ng kanilang Panginoon. Siya ang lumikha sa inyo mula sa malagkit na putik at pagkatapos ay nagtakda ng isang natataningang panahon at mayroon ding nasa sa kanya na isang natataningang panahon at matapos kayo ay nag-aanlinlangan at siya si Allah ang tanging dapat na sambahin lamang sa mga kalangitan at kalupaan. Talastas niya kung ano ang inyong inililingid at inyong inilalantad at batid niya kung ano ang inyong ginagawa, mabuti man o masama. At hindi kailanman ang isang ayah ay dumatal sa kanila mula sa ayat
ng kanilang Panginoon na hindi nila ito tinalikuran. Katotohanan na kanilang itinakwil ang katotohanan o ang Quran at si Propeta Muhammad nang ito ay dumatal sa kanila, datapwat yak na mapag-aalaman nila ang katotohanan ng kanilang tinutuya at pinagtatawanan. Hindi baga nila napagmasdan kung gaano karaming henerasyon na una pa sa kanila ang aming winasak. Mga henerasyon na aming itinindig sa kalupaan na may katatagan na hindi namin iginawad sa inyo. Sa kanila ay aming pinamalisbis ang saganang ulan mula sa alapap at nagbigay sa kanila ng mga ilog na umaagos patungo sa kanilang mga tahanan. Datapot sila ay aming winasak dahilan sa kanilang mga kasalanan. At kami ay lumikha pagkaraan nila ng ibang mga henerasyon. At kahit na ipanaog namin sa iyo, O Muhammad, ang isang aklat o mensahe na nasusulat sa papel upang ito ay mahipon ang kanilang mga kamay, ang mga hindi sumasampalataya ay tiyak na magsasabi, ito ay wala ng iba maliban sa isang salamangka. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang isang anghel ay hindi ipinadala sa kanya upang magpatotoo sa kanya? At kung kami ay nagsugo ng isang anghel, ang pangyayari ay mapagpapasyahan ngayon din. At walang palugit ang igagawad sa kanila. At kung kami ay magsugo sa kanila ng isang anghel, gagawin namin siya na mag-anyo bilang isang tao at sa gayon, higit pa silang mag-aanilangan sa kanya. At katotohanan, marami ng mga sugo ang tinuya at pinagtawanan ng una pa sa iyo. Datapwat ang kanilang manunudyo. Datapwat ang kanilang manunudyo ay napapaligiran ng pinakatampok na bagay o kaparusahan na kanilang pinagtatawanan. Ipagbadya, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong malasin kung ano ang kinahinatnan ng mga nagsipagtakwil ng katotohanan. Ipagbadya, O Muhammad, sino baga kaya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, si Allah, kanyang itinalaga sa kanyang sarili ang batas ng habag. Katotohanan kayo ay titipunin niya ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay nang walang alinlangan. Ang mga nagwawasak sa kanilang sarili ay hindi mananampalataya. At siya ang nag-aangkin ng anumang nananatili sa gabi at araw, at siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. Ipagbadya, O Muhammad, akin bagang tatangkilikin bilang isang wali, o Panginoon o tagapangalaga, ang iba pa maliban kay Allah, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at siya ang nagbibigay ng ikabubuhay na pagkain, datapwat siya ay hindi nangangailangan upang pakainin. Ipagbadya, katotohanan ako ay pinag-utusan na manguna sa mga nagsusuko ng kanilang sarili kay Allah bilang mga Muslim. At ikaw, O Muhammad, ay huwag mapabilang sa lipon ng mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipagbadya, ako ay natatakot sa kaparusahan ng dakilang araw o ang araw ng muling pagkabuhay. Kung aking susuwayin ang aking Panginoon, sino man ang hindi maparusahan sa araw na yaon, tunay ngang siya ay pinagpala ni Allah. At ito ang malinaw na tagumpay. At kung si Allah ay magkaloob sa iyo ng kapinsalaan, walang sino man ang makapag-alis nito maliban sa Kanya. At kung naisin niya na gawaran kayo ng mabuti, kung gayon, siya ay makagagawa ng lahat ng bagay. At siya ay hindi matututulan ang higit na mataas sa kanyang mga alipin. At siya ay tigib ng karunungan, ang ganap na nakakaalam sa lahat ng bagay. Ipagbadya, O Muhammad, anong pagsaksi ang higit na may halaga sa katibayan? Ipagbadya, si Allah ay saksi sa pagitan natin. Ang Quran na ito ay pinahayag sa akin upang kayo ay aking mabigyan ng babala at sa kanino man nadaratnan nito.
kayo ba ay katotohanang magbibigay patotoo na maliban pa kay Allah ay may iba pang Diyos? Ipagbadya, ako ay hindi sumasaksi sa inyong paniniwalang Diyos. Ipagbadya, katotohanan, siya, si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. At katotohanang ako ay walang kaalaman sa anumang itinatambal ninyo sa pagsamba sa Kanya. Sila na aming pinagkalooban ng kasulatan ay nagkakakilala sa Kanya. Nakagaya ng pagkakilala nila sa kanilang mga anak, ang mga nagwawasak sa kanilang sarili ay hindi mananampalataya. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa Kanya, na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah o nagtatakwil ng Kanyang ayat? Katotohanan, ang mga zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian ay hindi kailanman magtatagumpay. At sa araw ng muling pagkabuhay, na sila ay aming titipunin ng sama-sama, aming wiwikain sa kanila na gumagawa ng shirk o pagtatambal ng iba pang Diyos sa pagsamba kay Allah, na saan ang inyong sinasamba na inyong pinaggigiitan bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah. Sa gayon, wala na silang anumang dahilan o pangungusap maliban na sila ay magsasabi, si Allah na aming Panginoon, kailanman ay hindi kami nagkaakibat sa inyo ng anumang Diyos. Pagmalasin kung paano sila nagsinungaling laban sa kanilang sarili. At ang kabulaanan na kanilang kinata ay maglalaho sa kanila. At sa lipon nila ay may nakikinig ng Quran mula sa iyo. Datapwat kami ay naglagay ng mga lambong sa kanilang puso upang sila ay hindi makaunawa. At nang pagkabingi sa kanilang mga tainga, at kung kanila makikita ang bawat isa sa ayat, sila ay hindi sasampalataya rito hanggang sa puntong sila ay lumapit sa iyo upang makipagtalo. Ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, ito ay wala ng iba kundi mga katang-isip lamang ng mga tao noong panahong sinauna. At kanilang hinahadlangan ang mga tao na sumusunod sa Kanya. At sila rin ay naglalayo ng kanilang sarili sa Kanya. Datapwat winawasak lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-akala. At kung iyo lamang mapagmamalas, O Muhammad, kung sila ay patitindigin na sa apoy o ng impyerno, sila ay magsasabi, mangyari sana na kami ay muling ibalik sa mundo at hindi na namin itatakwil ang ayat ng aming Panginoon at kami ay magiging mananampalataya. Hindi, datapwat na lantad na sa kanila kung ano ang kanilang ikinukubli noon at kung sila ay babalik muli sa mundo, katiyakang sila ay babalik na muli sa mga bagay na ipinagbabawal sa kanila at katotohanang sila ay mga sinungaling. At sila ay nagsabi, wala nang iba pang buhay maliban sa aming pangkasalukuyang buhay sa mundong ito. At kailanman kami ay hindi muling ibabangon sa araw ng muling pagkabuhay. At kung iyo lamang mamamasdan, O Muhammad, kung sila ay patitindigin na sa harapan ng kanilang Panginoon, siya si Allah ay magwiwika, hindi baga ito ang katotohanan, ang muling pagkabuhay at ang pagsusulit. Sila ay magsasabi, tunay nga, O aming Panginoon, siya si Allah ay muling magwiwika. Kaya't lasapin ninyo ngayon ang kaparusahan dahilan sa kayo ay hindi nananampalataya. Katotohanan, kasawian sa kanila na hindi naniwala na kanilang makakadaupang palad si Allah hanggang sa di kaginsa-ginsa ang huling oras o mga tanda ng kamatayan ay sumapit na sa kanila at sila ay magsasabi, ah, kasawian sa amin na kami ay nagpabaya. Sapagkat kanilang dadalhin ang pasanin o mga kasalanan sa kanilang likod at tunay na kasamaan ang mga pasanin na kanilang dadalhin. At ang buhay sa mundong ito ay wala ng iba kundi isang paglalaro lamang at paglilibang. Datapot higit na mainam ang tahanan sa kabilang buhay para sa mga matutuwid.
hindi baga kayo makakaunawa. Tunay naming batid, ang dalamhati na idinudulot ng kanilang mga salita sa iyo, O Muhammad. Katotohanang hindi ikaw ang kanilang itinatakwil. Ngunit ang mga talata ng Quran ni Allah ang itinatakwil ng zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Katotohanang marami na sa mga sugo ang itinakwil ng una pa sa iyo, O Muhammad. Datapwat sa pamamagitan ng pagtitiyaga, sila ay nagbata sa kanilang pagtatakwil at sila ay nasaktan o napahamak hanggang sa aming tulong ay dumatal sa kanila. At walang sinuman ang makakapagpabago sa mga salita o mga pangako ni Allah. Katotohanang dumatal na sa inyo ang balita hinggil sa mga sugo na nauna pa sa iyo. Kung ang kanilang pag-ayaw ay mabigat o mahirap para sa iyo, at ikaw ay hindi matimtiman sa kanilang pananakit sa iyo. Kung magkagayon, kung ikaw ay makatagpo ng isang guwang sa lupa o isang hagdan sa langit upang ikaw ay makapagdala sa kanila ng isang tanda, kung gayon ay gawin mo. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niyang tipunin sila ng sama-sama tungo sa isang tunay na patnubay. Kaya't huwag kang maging isa sa al-jahilun o mga mangmang na naninimdim sa kanila. Sila lamang na nakikinig sa mensahe ni Propeta Muhammad. Ang tatalima rito, datapwat sa mga patay, si Allah ang magpapabangon sa kanila. At sa kanya, sila ay magbabalik. At sila ay nagsabi, bakit kaya ang isang tanda ay hindi pinanaog sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, walang pagsala na si Allah ay makakapagpanaog ng isang tanda, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. At walang isa mang gumagalaw o nabubuhay na nilalang sa kalupaan. Gayun din ang isang ibon na lumilipat sa kanyang dalawang pakpak, maliban na sila ay mga pamayanan na katulad ninyo. Wala kaming nakaligtaan sa aklat at sa kanilang Panginoon. Silang lahat ay titipunin. Sila na nagtatakwil sa aming ayat ay mga bingi at pipi sa kadiliman. Sino man ang naisin ni Allah ay kanyang ihahantong sa pagkaligaw. At sino man ang kanyang maibigan ay kanyang papatnubayan sa tuwid na landas. Ipagbadya, O Muhammad, sabihin ninyo sa akin kung ang kaparusahan ni Allah ay sumapit sa inyo o ang oras ay dumatal sa inyo, kayo ba ay maninikluhod sa iba pa maliban kay Allah? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, datapwat sa kanya lamang kayo manalangin, at kung kanyang kagustuhan ay kanyang papawiin, ang gayong kapighatian na siyang dahilan ang inyong paninikluhod sa kanya at inyong malilimutan sa sandaling yaon ang anumang mga katambal ng inyong iniaakibat sa kanya sa pagsamba. Katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo sa maraming pamayanan nang una pa sa iyo, O Muhammad. At sila ay aming sinakmal ng matinding kahirapan o pagkakawala ng kanilang kayamanan at paglala ng kanilang kalusugan na kasama ang mga kapinsalaan upang sila ay magsisampalataya o manikluhod ng may kapakumbabaan. At nang ang aming kaparusahan ay sumapit na sa kanila, dapat sana sila ay nananampalataya ng may kababaang loob. Datapot ang kanilang puso ay naging matigas at ginawang nakagaganyak ni Satanas sa kanila ang kanilang mga ginagawa. Kahit nang kanilang nalimutan kung saan sila ay pinaalalahanan, aming binuksan para sa kanila ang mga tarangkahan ng bawat nakalulugod na bagay hanggang nang sila ay nagkakasayahan sa mga ipinagkaloob sa kanila. Aming sinakmal sila ng walang kaabog-abog at sila ay tandisang nasa kalagayan ng kawalang pag-asa. Kahit ang mga tao na nagmalabis sa pagsuway ay ganap na nalipol.
at ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya, ano sa palagay ninyo kung kunin ni Allah ang inyong pandinig at inyong paningin at takpan niya ang inyong puso? Sino pa ba kaya rito ang ilah o Diyos maliban pa kay Allah? Ang makapagpapanumbalik ng mga ito para sa inyo. Tingnan mo, O Muhammad, kung paano namin sa maraming paraan ipinapaliwanag ang ayat, datapwat sila ay nagsitalikod pa rin. Ipagbadya, ano sa palagay ninyo kung ang kaparusahan ni Allah ay dumatal sa inyo nang walang kaabog-abog? O nang lantad, mayroon pa ba kayang mawawasak maliban sa zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian? At hindi namin isinugo ang mga sugo maliban na sila ay tagapagbigay ng magandang balita at bilang tagapagbabala. Kahit sinuman ang manampalataya at gumawa ng kabutihan, sa kanya ay walang sasapit na pangamba, gayon din sila ay hindi malulumbay. Datapot sila na nagtatakwil ng aming ayat, ang kaparusahan ay dadapo sa kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay hindi nagsasabi sa inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah. Gayon din na aking nalalaman ang mga bagay na nakalingid. At gayon din, ako ay nagsasabi sa inyo na ako ay isang anghel. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin sa pamagitan ng inspirasyon. Ipagbadya, sila ba ng mga bulag ay katulad nila na nakakakita? Hindi ba kayo magkakaroon ng pagdidili-dili at bigyan ng babala sa pamamagitan ng talata ng Quran, yaong mga nangangamba na sila ay titipunin sa harapan ng kanilang Panginoon, na roon ay wala silang magiging tagapangalaga at tagapamagitan maliban sa kanya, upang sa gayon ay kanilang pangambahan si Allah. At huwag mong itaboy, O Muhammad, ang mga naninikluhod sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon na naghahanap ng kanyang pagkalugod. Ikaw ay walang pananagutan sa kanila sa anuman at sila ay walang pananagutan sa inyo sa anuman upang sila ay iyong itaboy. At kung magkagayon ay magiging isa sa zalimun. Kaya't aming sinubukan ng ilan sa kanila sa pamamagitan ng iba upang sila na mga hindi sumasampalataya ay makapagsabi, sila ba ang mga dukhang sumasampalataya na higit na binyayaan ni Allah sa aming lipon? Hindi baga talastas na mabuti ni Allah kung sino ang mga may damdamin ng pasasalamat? At kung ang mga sumasampalataya sa aming ayat ay lumapit sa iyo, ipagbadya, salamun alaykum. Ang kapayapaan ay sumainyo. Ang inyong Panginoon ay nagtakda sa kanyang sarili ng habag. Na kung sinuman sa inyo ang nakagawa ng kamalian dahilan sa kawalang kaalaman, at matapos ito, siya ay nagsisi at nagtuwid sa kanyang sarili. Kung gayon, katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ang inyong Panginoon ay nagtakda sa kanyang sarili ng habag na kung sinuman sa inyo ang nakagawa ng kamalian dahilan sa kawalang kaalaman, at matapos ito, siya ay nagsisi at nagtuwid sa kanyang sarili sa pagsunod kay Allah. Kung gayon, katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat sa masusing paraan upang ang landas ng mujrimun o mga kriminal mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay maging maliwanag. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay pinagbawalan na sambahin niya ang mga pinapanalanginan ninyo maliban pa kay Allah. Ipagbadya,
hindi ko susundin ang inyong walang kabuluhang pagnanasa. Kung ito ay aking gawin, ako ay mapapaligaw ng landas at ako ay hindi magiging isa sa mga matuwid na napapatnubayan. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay nasa maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon. Datapot inyong ikinaila ang katotohanan na dumatal sa akin mula kay Allah. Kung anuman ang inyong hinahanap na madaliin, ito ay wala sa aking kapangyarihan. Ang pasya ay tanging na kay Allah lamang. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan at siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga hukom. Ipagbadya, kung ako lamang ay may kapangyarihan na madaliin na inyong hinihiling upang ang pangyayari ay mapagpasyahan na sa pagitan ko at ninyo. Datapot si Allah ang tunay na nakakaalam kung sino ang zalimun. At siya ang nag-aangkin ng mga susi ng al-ghaib o lahat ng bagay na nakalingid tulad ng kaluluwa, kabilang buhay at iba pa. Walang sinuman ang nakakaalam ng mga ito maliban sa kanya. At talastas niya kung anuman ang nasa kalupaan at nasa karagatan. Wala ni isa mang dahon ang malalaglag ng hindi niya batid. Wala ni isa mang butil sa kadiliman ng kalupaan. Gayon din ang anumang bagay na sariwa o tuyo na hindi nakatala sa isang malinaw na talaan. Siya ang kumukuha ng inyong kaluluwa sa gabi kung kayo ay natutulog at may lahat ng kaalaman sa lahat ng inyong ginawa sa maghapon at kanyang ibinabangon o ginigising kayong muli upang ang isang natataningang panahon o haba ng inyong buhay ay matupad at pagkatapos sa kanya ang inyong pagbabalik at kanyang ipapaalam sa inyo kung ano ang inyong ginawa. Sila ay hindi mapapasubalian na nakakapangyari sa kanyang mga alipin at siya ay nagsusugo ng mga tagapangalaga para sa inyo hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa inyo, ang anghel ng kamatayan at kanyang mga kawaksi ay kukuha ng kanyang kaluluwa at sila hindi nakakalimot sa kanilang tungkulin. At pagkaraan, sila ay ibabalik kay Allah ang kanilang maula o ang tunay na Panginoon. Katotohanang nasa kanya ang pagpapasya at siya ay maagap sa pagsusulit. Ipagbadya, O Muhammad, sino ang nagliligtas sa inyo mula sa kadiliman, ng kalupaan at ng karagatan? Nang manikluhod kayo sa kanya sa kababaang loob at sa lihim na nagsasabi, kung siya, si Allah, ay magliligtas lamang sa amin sa ganitong kapahamakan, kami ay tunay na magkakaroon ng pagtanaw ng utang na loob. Ipagbadya, O Muhammad, si Allah ang nagliligtas sa inyo sa ganito at gayon din sa lahat ng kapahamakan, datapot kayo ay nagbibigay pa rin ng katambal sa pagsamba sa kanya. Ipagbadya, siya, si Allah ay may kapangyarihan na magparating ng kaparusahan sa inyo mula sa itaas o sa ilalim ng inyong mga paa o lambungan kayo ng kalituhan sa alitan ng inyong pangkat at gawin niya na inyong malasap ang karahasan sa isa't isa. Pagmasdan kung paano namin ipinapaliwanag sa maraming paraan ang ayat upang sila ay magkaroon ng pangunawa. At ang iyong pamayanan, O Muhammad, ay nagtakwil dito sa Quran, bagamat ito ang katotohanan, ipagbadya, ako ay hindi ninyo tagapamahala sa kapakanan ninyo. Sa bawat balita ay mayroong katotohanan, alalaong baga, sa bawat bagay ay mayroong natataningang panahon. At ito ay inyong mapag-aalaman. At kung ikaw, O Muhammad, ay nakamamasid sa kanila, naabala sa bulaang pakikipag-usap hinggil sa aming mga talata o ang Quran sa pamamagitan ng pagtuya sa mga ito, manatiling malayo sa kanila hanggang sa sila ay magbago sa kanilang pinag-uusapan at kung ginawa ni Satanas na kayo ay makalimot, kung gayon, huwag kayong makiupo
o makihalubilo sa kanila sa lipon ng mga tao na zalimun. Matapos na kayo ay makaalaala sa gayong maling bagay. Ang mga masunurin kay Allah at umiiwas sa kasamaan ay walang pananagutan sa kanila na mga hindi sumasampalataya sa anumang paraan. Datapwat ang kanilang tungkulin ay paalalahanan sila na kanilang iwasan ang gayong panunuya sa Quran upang sila ay magkaroon ng pangangamba kay Allah. At yung hayaan na mag-isa sila na nagtuturing sa kanilang pananampalataya bilang isang laro at paglilibang at nalinlang ng buhay sa mundong ito. Datapwat sila ay iyong paalalahanan sa pamamagitan ng Quran. Baka ang tao ay masadlak sa pagkawasak sa bagay na kanyang kinita. Kung kanyang mamasdan sa kanyang sarili na siya ay walang tagapangalaga o tagapamagitan maliban pa kay Allah, at kahit na siya ay mag-alok ng lahat ng kabayaran, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Sila ang mga tao na isinadlak sa pagkawasak dahilan sa kanilang kinita o mga ginawa. Sa kanila ang inumin ng kumukulong tubig at isang kasakit-sakit na kaparusahan dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, at tinbagang paninikluhuran ang mga iba, maliban pa kay Allah, sila na hindi nakapagbibigay sa atin ng anumang mabuti o pinsala, at kami ba ay magtatalikod ng aming sakong matapos na siya ay mamatnubay sa atin. Nakatulad niya na isinadlak ng mga diablo na mapaligaw na nalilito sa kalupaan. Ang kanyang kasamahan ay tumatawag sa kanya tungo sa patnubay na nagsasabi, "Pumarito ka sa amin." Ipagbadya, katotohanan ang patnubay ni Allah ang tangi lamang patnubay. At kami ay pinag-utusan na magsuko sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At mag-alay ng solah o takdang panalangin ng mahinusay. At maging masunurin kay Allah at pangambahan siya. At sa kanya kayong lahat ay titipunin. Siya, si Allah, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Alalaong baga. Siya, si Allah, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Alalaong baga, ang mga araw ng muling pagkabuhay, siya ay magwiwika, mangyari nga, at ito ay magaganap. Ang kanyang salita ay katotohanan. Ang kanyang naisin ang makapangyarihan sa araw na ang tambuli ay hihipan. Siya, ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga nakalingid at nakalantad. Siya ang tigib ng karunungan, ang pinakamaalam sa lahat ng bagay. At alalahanin ng sabihin ni Abraham sa kanyang amang si Azar, "Inyo bagang tinatangkilik ang mga imahin bilang Diyos? Katotohanan ang aking nakikita na kayo at ang inyong pamayanan ay nasa maliwanag na kamalian o pagkaligaw. Sa ganito, aming ipinamalas kay Abraham ang kaharian ng mga kalangitan at kalupaan upang siya ay mapabilang sa mga tiyak na pananalig. Nang ang kadiliman ng gabi ay lumambong sa kanya, siya ay nakamalas ng isang bituin. Siya ay nagsabi, "Ito ang aking Panginoon." Datapwat ng ito ay lumubog. Siya ay nagturing, "Hindi ko naibigan niya ang lumulubog." Nang mapagmasdan niya ang buwan na sumisikat, siya ay nagsabi, "Ito ang aking Panginoon." Datapwat ng ito ay lumubog. Siya ay nagturing, "Kung ako ay hindi papatnubayan ng aking Panginoon, katiyakang ako ang mapapabilang sa lipon ng mga tao na naliligaw sa kamalian." Nang mapagmalas niya ang araw na sumisikat, siya ay nagsabi, "Ito ang aking Panginoon. Ito ay higit na dakila, datapwat ng ito ay lumubog." Siya ay nagturing, "O aking pamayanan, katotohanan ako ay malaya sa lahat ng mga iniaakibat ninyo na katambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan aking ibinaling ang aking mukha tungo sa kanya, na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan bilang isang hanifan
o nananampalataya sa nag-iisang Diyos na si Allah. At ako ay hindi kabilang doon sa mga sumasamba sa iba maliban pa kay Allah. Ang kanyang pamayanan ay nakipagtalo sa kanya. Siya ay nagsabi, kayo ba ay nakikipagtalo sa akin hinggil kay Allah? Samantalang ako ang pinatnubayan niya at hindi ko pinangangambahan ang mga itinatambal ninyo sa pagsamba kay Allah. Walang anumang mangyayari sa akin, maliban kung ang aking Panginoon, si Allah, ay magpahintulot ng isang bagay. Ang aking Panginoon ay nakatatalastas mula sa kanyang kaalaman ng lahat ng bagay. Hindi ba kayo makakaalaala? At bakit ko pangambahan ang mga bagay na itinatambal ninyo sa pagsamba kay Allah? Bagamat sila ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan o kasahulan. Datapot hindi nyo kinatatakutan na kayo ay nagtatambal sa pagsamba kay Allah sa mga bagay na siya ay hindi nagpapanaog sa inyo ng katibayan. Datapot hindi nyo kinatatakutan na kayo ay nagtatambal sa pagsamba kay Allah sa mga bagay na siya ay hindi nagpapanaog sa inyo ng katibayan. Kaya't sino sa dalawang pangkat ang may higit na karapatan sa kapanatagan kung inyo lamang nalalaman? Sila na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at wala nang sinasamba na iba pa maliban sa Kanya. At hindi inihahalo ang kalituhan sa kanilang paniniwala ng may kamalian. Sa kanila lamang ang kapanatagan at sila ay napapatnubayan. At yaon ang aming katibayan na aming ibinigay kay Abraham laban sa kanyang pamayanan. Aming itinataas ang antas ng sinuman na aming maibigan. Katotohanan ang iyong Panginoon ay tigib ng karunungan, ang ganap na maalam. At iginawad namin sa kanya si Isaac at Jacob at ang bawat isa sa kanila ay aming pinatnubayan. At nung una pa sa kanya, aming pinatnubayan si Noah at ang kanyang mga supling na sina David, Solomon, si Job, si Joseph, si Moises at si Aaron. Sa ganito namin ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng kabutihan. At si Zacarias at si Juan at si Jesus at si Elias, ang bawat isa sa kanila ay nasa lipon ng mga matutuwid. At si Ismail at si Elisha at si Jonas at si Lot, ang bawat isa sa kanila ay aming kinasihan ng higit sa lahat ng mga nilalang. At gayon din ang ilan sa kanilang mga ama at kanilang supling at kanilang mga kapatid. Sila ay aming hinirang at sila ay aming pinatnubayan sa tuwid na landas. Ito ang patnubay ni Allah, kanyang ginagabayan, ang sinumang kanyang mapusuan sa kanyang mga alipin, datapot kung sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Ang lahat ng kanilang mga ginawa ay walang maibibigay na kapakinabangan sa kanila. Sila ang aming pinagkalooban ng aklat ng Al-Hukm upang unawa sa batas ng pananampalataya at ng pagkapropeta. Datapot kung sila ang mga hindi sumasampalataya ay hindi nananalig dito sa mga talata ng Quran. Kung gayon, katiyakang aming ipinagkatiwala ito sa isang pamayanan, ang mga Ansar at Muhajirun, na hindi nagtatakwil nito. Sila ay ang mga propeta na hinirang ni Allah na mapatnubayan, kaya't sundin mo ang kanilang patnubay, ipagbadya. Walang anumang sukli ang aking hinihingi sa inyo rito. Ito ang Quran ay isa lamang paalaala sa lahat ng mga nilalang. Sila ay hindi nagpalagay o nagturing kay Allah ng isang pagpapalagay o pagtuturing na nararapat sa kanya. Nang sila ay mangusap, si Allah ay hindi nagpapanaog ng anuman sa isang tao sa pamamagitan ng inspirasyon. Ipagbadya, O Muhammad, sino kung gayon ang nagpapanaog ng aklat na dinala ni Moises, isang ilaw at patnubay sa sangkatauhan na inyong ginawa sa magkakahiwalay na mga pahina ng papel, na naglalantad sa ilan nito at naglilingid sa karamihan nito. At kayo,
ay tinuruan sa pamagitan ng Quran na kahit kayo, gayon din ang inyong mga ninuno ay hindi nakakaalam. Ipahayag, si Allah ang nagpapanaog nito. At hayaan sila na maglaro sa kanilang walang saysay na pag-uusapan. At ito ang maluwalhating aklat, ang Quran, na aming ipinanaog sa iyo, O Muhammad, na nagpapatotoo sa kapahayagan na dumatal ng una pa rito, upang iyong mabigyang babala ang ina ng mga bayan. At lahat ng nakapalibot dito, ang mga sumasampalataya sa kabilang buhay ay nananalig dito sa Quran, at sila ay nananatili sa pangangalaga ng kanilang pagdarasal. At sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa kanya na kumakata ng mga kabulaanan laban kay Allah o nagsasabi ng ako ay tumatanggap ng inspirasyon datapot siya ay hindi pinapahayagan ng anuman at siya na nagsabi aking ipananaog ang katulad ng Quran na ipinanaog ni Allah. At kung iyo lamang mamamasdan, O Muhammad, kung ang zalimun ay nasa kasakit-sakit na daing ng kamatayan habang ang mga anghel ay humahatak sa kanilang mga kamay na nagsasabi, ilabas na ninyo ang inyong kaluluwa sa araw na ito, kayo ay babayaran ng kaparusahan ng pagkaaba dahilan sa inyong sinasambit hinggil kay Allah at taliwas sa katotohanan at kayo ay nahirati sa pagtatakwil ng kanyang ayat ng walang paggalang. At katotohanan, kayong lahat ay dumating sa amin na nag-iisa. Katulad ng kayo ay aming likhain sa pasimula. Iniwan ninyong lahat ang mga bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Hindi namin namalas sa inyo ang inyong mga tagapamagitan na inyong inaangkin na mga katambal ni Allah. Ngayon, ang lahat ng relasyon sa pagitan ninyo at nila ay pinutol na. At lahat ng inyong ipinangangalandakan ay naglaho sa inyo. Katotohanan, si Allah ang nagpapangyari na ang butil at buto ng bungang kahoy tulad ng palmera ay mabiyak at magusbong. Pinapangyari niyang ang buhay ay magmula sa patay. At siya ang nagpapangyari na ang patay ay magmula sa may buhay. Siya si Allah. Kung gayon, paano kayong napaligaw sa katotohanan? Siya si Allah ang nagpapamanaag ng pagsikat ng araw mula sa kadiliman. Ginawa niya ang gabi sa pamamahinga at kapanatagan at ng araw at buwan sa pagbibilang. Ito ang kanyang paraan ng pagsukat, ang sukdul sa kapangyarihan, ang ganap na maalam. Siya si Allah ang nagtalaga sa inyo ng mga bituin upang inyong mapatnubayan ang inyong landas sa pamamagitan ng ilaw nito sa gitna ng kadiliman sa kalupaan at karagatan. Katiyakan, aming ipinaliwanag sa masusing paraan ang aming ayat sa mga tao na may kaalaman. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa isang tao, si Adan, at nagkaloob sa inyo ng lugar na pananahanan at ng lugar ng inyong kahihimpilan. Katotohanan, aming ipinaliwanag sa masusing paraan ng aming kapahayagan ang Quran. Sa mga tao na may pangunawa, siya si Allah ang nagpapamalisbis sa inyo ng ulan mula sa alapap. At dito sa kalupaan ay aming pinasibol ang lahat ng uri ng mga halaman. At mula rito ay aming pinalabas ang maluntiang pasyok. At mula rin dito ay aming pinalitaw ang makapal at kumpol-kumpol na mga butil. Na mula rin dito ay aming pinalitaw ang makapal at kumpol-kumpol na mga butil. At mula sa palmera at sa kanyang talulot ay lumabas ang mga kumpol ng bunga na mababang nakabitin at abot kamay at mga halamanan ng ubas, oliba at granada. Ang bawat isa ay magkatulad, datapwa't magkaiba sa karamihan at lasa. Pagmasdan ng kanilang mga bunga nang sila ay nagsimula ng mamunga at ang kanilang pagkahinog. Katotohanan na sa mga bagay na ito ang matanda sa mga tao na may pananampalataya. At sila ay nag-akibat sa mga jin bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah.
bagamat siya ang lumikha sa kanila at sila ay nagturing ng mga anak na lalaki at mga anak na babae kay Allah sa kabulaanan. Narito sila ay walang kaalaman, luwalhatiin siya. Siya ay higit na mataas sa lahat ng kanilang iniaakibat sa kanya. Siya ang pinagmulan ng mga kalangitan at kalupaan. Paano siya magkakaroon ng anak gayong siya ay walang asawa? At siya ang lumikha ng lahat ng bagay, at siya ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya si Allah, ang inyong Panginoon. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang manlilikha ng lahat ng bagay, kaya tanging sambahin siya. At siya ang wakil o tagapamahala, ang tagapagtupad ng lahat ng mga pangyayari, ang tagapagbantay sa lahat ng bagay. Siya ay hindi maabot ng paningin, datapot-abot niya ang lahat ng paningin. Siya ang pinakamabanayad at pinakamapitagan, ang puspos ng kaalaman sa lahat ng bagay. Katotohanan ang mga katibayan ay dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Kaya't sinuman ang makamalas at magsagawa nito ay para sa kapakanan ng kanyang sarili, at sinuman ang maghatid ng pagkabulag sa kanyang sarili ay nagsasagawa nito sa kanyang sariling kapahamakan. At ako, si Muhammad, ay hindi tagapagbantay sa inyo. Kaya't sa ganito namin ipinapaliwanag ang mga talata sa masusing paraan upang sila ay mangusap, ikaw, o Muhammad, ay nakapag-aral ng mga aklat ng angkan ng kasulatan o natutuhan mo ito mula sa iba, at upang magawa namin ang mga bagay-bagay na maging maliwanag sa mga tao na may karunungan. Sundin mo kung ano ang ipinahayag sa iyo, o Muhammad, mula sa iyong Panginoon. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At yung talikdan sila na nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Kung ninais lamang ni Allah, hindi nila magagawa na mag-akibat pa ng iba sa pagsamba maliban pa kay Allah. At ikaw ay hindi namin ginawa na kanilang tagapagbantay. Gayon din, ikaw ay itinalaga sa kanila upang pamahalaan ang kanilang ginagawa. At huwag ninyong insultuhin niyaong sinasamba ng mga hindi nananampalataya maliban pa kay Allah. Baka ay kanilang insultuhin si Allah sa kamalian dahilan sa kawalan nila ng kaalaman. Kaya't ginawa naming kalugod-lugod sa bawat tao ang kanyang sariling gawain at sa kanilang Panginoon ang kanilang pagbabalik, at siya ang magpapahayag sa kanilang lahat ng kanilang ginawa. At sila ay nanunumpa ng kanilang pinakamatibay na pangako kay Allah na kapag may dumating sa kanila na isang tanda o himala, katiyakang dito sila ay sasampalataya. Ipagbadya ang mga tanda o himala ay natatangi lamang kay Allah. At inyong maalaman na kahit na ito ay dumatal, sila pa rin ay hindi mananampalataya. At aming ibabaling ang kanilang puso at kanilang paningin ng malayo sa patnubay, upang sa gayon ay hindi nila mapakinabangan ang ganitong mga tanda, katulad ng kanilang pagtanggi na manalig dito noon pamanguna, at sila ay aming hahayaan sa kanilang paglabag upang sila ay gumalagala na tila bulag.